Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli ninyo kaming samahan sa pagbabalita tungkol sa ilan sa mga aktibidad ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo dito sa Iglesia ni Cristo News Live. Ako po si kapatid na Olivia Nagy. Mapapanood din po ninyo ang programang ito via Facebook at YouTube sa INC News and Updates. Makakasama rin po natin ngayon gabi si kapatid na Sean Campbell mula sa kanyang home studio para sa ilan sa mga balita sa ibayong dagat. Good evening, Brother Sean. Good evening po, Sister Olive. Narito ang headlines ngayong Webes ng gabi, Abril 11, 2024. Evangelical mission sa mga distrito ng Batangas, Batac City, Ilocos Norte at Washington State, buong kasiglahang ipinag-imbita ng mga kapatid. Mga nakatapos sa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo sa distrito ng Italy South, sabik na tumanggap ng banal na bautismo. Tanging pagtitipon at paninupa ng mga bagong may tungkulin sa distrito ng Cagayan South, nagdulot ng biyayang espiritual sa mga kapatid. At mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Spain, bukas palad na nagkaloob ng tulong sa pamamagitan ng INC Giving Project. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Iglesia ni Cristo News Live. Dear friends, we now live in a fast-paced, efficiency-driven, and goal-oriented world. And because of this, people shun away things that they believe are not important or useless. Sadly, these people usually think that fulfilling acts of holiness or serving God falls in this category, a complete waste of time. But is that perception in accordance with the words of our Lord God written in the Holy Scriptures? That is what we are going to discuss, our dear friends, in this next episode of the Iglesia ni Cristo and the Bible. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga taong hindi pinahahalagahan ang paglilingkod sa Diyos? Ano po ang katunayan sa Biblia na hindi lahat ng ginagawang paglilingkod at pagsamba ng tao para sa Diyos ay tinatanggap niya? Abangan ang mga sagot sa inyong mga katanungan dito sa Biblia ang sasagot. Para sa mga detalye ng ating mga balita, hinahangad ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na mas maraming tao ang makaunawa sa wastong paraan ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sa distrito ng Batangas, maalab na nakipagkaisa sa pamamahayag ng dalisay na ebanghelyo ang mga kapatid sa lokal ng Batangas City. Si kapatid na Shine Dote para sa iba pang mga detalye. Bilang pagmamalasakit ng mga kapatid dito sa lokal ng Batangas City, Distrito Eklesiastiko ng Batangas sa kanilang mga kaibigan, kakilala at mga mahal sa buhay na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, sinikap nilang hikayatin sila upang makinig ng mga pagtuturo ng Ebanghelyo. Inimbitahan silang dumalo sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa nasabing lokal. Marami ang nagpaunlak sa paanyaya ng mga kapatid. Pinakinggan nila ang mga pag-aaral ng mga kalooban ng Diyos na ang pagtuturo ay pinangunahan ni kapatid na Cesar Espinosa, ministro ng Ebanghelyo. Ikinagalak ng mga kapatid na marami ang nakinabang sa isinagawang pagtuturo dahil sa paghahangad nila na maunawaan ang kanilang mga inaanyayahan ng mga aral ng Diyos na makapagbibigay sa kanila ng kaalaman kung paano matatamo ang tunay na kapayapaan at ang kaligtasan sa araw ng paghukom. Ang mga katotohanan na nakasulat sa Biblia ang patuloy na ipinapalaganap ng mga kapatid dito sa distrito ng Batangas. Sinasampalatayanan nila na tungkulin nila ito na kanilang dapat laging gampanan para makapagbigay luwalhati sa Panginoong Diyos.
mula po rito sa Batangas City. Ako po si kapatid na Shine Enrique Tesadote para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa distrito ng Batac City, Ilocos Norte, naliwanagan ang marami Ilocano sa mga aral ng Biblia na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo sa idinaos na Evangelical Mission sa lokal ng Barbar. May balitang hatid si kapatid na Dana Saison. Matagumpay na isinagawa ang isang Evangelical Mission sa lokal ng Barbar, distrito ng Batac City, Ilocos Norte. Pinangunahan ng kapatid na Edwin Alcantara, ang tagapangasiwa ng distrito, ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos. Bakas sa mga panauhin ang masusing pakikinig ng mga aral na nakasulat sa Biblia. Ayon sa mga nakapakinig, lubos nilang naunawaan ang bawat mensahe ng Diyos na para maligtas ang tao ay kailangang pumasok sa kawan o sa iglesia ni Cristo. Kabilang sa mga inanyayahan sa Evangelical Mission, ang mga malalapit na kaibigan, kamag-anak, kakilala ng mga kapatid sa iglesia. Mula po rito sa Batac City, Ilocos Norte, ako po si kapatid na Dana Grace Saison para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa pagnanais din na makasama sa loob ng Iglesia ni Cristo ang kanilang mga kaibigan at mga mahal sa buhay, masiglang ipinag-anyaya ng mga kapatid sa distrito ng Bogo City, Cebu, ang ginanap na Evangelical Mission sa San Remigio Sports Complex. May report si kapatid na Quindel Boktok. Isa sa pangunahing utos ng Panginoong Diyos ay ang ipalaganap ang kanyang mga salita. Bunga ng pananampalataya, masiglang nakipagkaisa ang mga kapatid dito sa Distrito Eklesiastiko ng Bugo City, Cebu sa isinagawang malaking pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Maagang napuno ng mga panauhin ang San Remigio Sports Complex. Ang pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos ay pinangasiwaan ni kapatid na Dante Emohar, tagapangasiwa ng distrito. Gusto po makinig sa Iglesia ni Cristo kay Diyos ko na po na magkakataon sa mga kuwan ba, sa Biblia. Ganaan po mamati sa pulong sa Iglesia Cristo. Nagpapasalamat po kami ng marami sa aming tagapamahal ng pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Bimanalo, sapagkat pinagtibay po nila makapagsagawa kami ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Nagpapasalamat din kami ng marami sa mga kapatid na kahit sa kabila ng kanilang abala, sa kanilang araw-araw na gawain, pero nakita po namin ang kanilang pakikipagkaisa sa isinagawang pamamahayag. Mula po sa San Remigio, Cebu, ako po si kapatid na Quindel Boktok para sa Iglesia ni Cristo News Network. Samantala, sunod po nating matutunghayan ang conversion story ni kapatid na Alejandro Libot-Libot na ibabahagi sa atin ni kapatid na Jemima Hamito. Karamihan sa mga tao ay may kinagisnang iba't ibang relihiyon. Marahil ang iba ay may mataas pang katungkulan sa dating relihiyon. Gaya ni kapatid na Alejandro Libot-Libot na kabilang sa mapapalad na tumanggap ng banal na bautismo sa gusaling sambahan ng lokal ng Cebu City, Distrito Eklesiastiko ng Cebu City, Cebu. Sa pagkasidig Kristo na po, na first counselor sa Panginoon, wala ang iksyap. Ako ay nagpaliwalo. Talalisay sa Bible, yung gamit sila o bubunod. Hindi naman ako ang tanong, ang tinuod yun na kuhan, aluwas na yun sa Bible. Mga 20 years at umig na ako, hindi kami yun eh, na hinaon ko, Naalala ko noon, nung buhay pa ang kapatid ng aking tatay, si Andrew ay palaging sinasama sa mga pagsamba. At kung mayroong mang pamamahayag, isinasama din si Andrew. At nitong 2023, may inulunsad na malaking gawain ang aming distrito. At nagpaunlak naman si Andrew na makinig sa mga salita ng aking Panginoon Diyos.
Ayon kay kapatid na Alejandro, sa kadahilanang gusto niyang mahanap ang tunay na relihiyon, halos 13 relihiyon na ang kaniyang napuntahan para magsuri ngunit tila parang may kulang. At dahil mahilig siyang magbasa ng Biblia, hinanap niya ang tunay na relihiyon na magtuturo sa kaniya ng tunay na aral na nakasulat sa Biblia. Ang kapatid na Alejandro po ay naanyayahan po sa malaking pamamahayag na isinagawa po sa ating distrito na mismong tagapangasiwa po ng distrito ang nangasiwa, ang kapatid na Jomar Dueñas. At pagkatapos po noon ay patuloy po siyang inaanyayahan ng kapatid na Bernie sa mga pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. At nakadalo din po siya sa pamamahayag na pinangasiwaan po ng ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at sa pamamahayag din po ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang tagapag-ugnay ng mga kapisan ng pansambahayan. At mula po noon ay panaya na po ang pagdalo ng kapatid na Alejandro Libot-Libot sa mga gawain po sa loob ng Iglesia ni Cristo at lalong-lalo na po sa mga pagsambang isinasagawa sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Nakita ko po sa kanya, sa kanyang determinasyon, na gusto po niyang maging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. At sa katunayan po niyan, ang kanyang buong sambahayan ay nagsusuri po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang kanyang may bahay, ang kanyang mga anak ay dinuduktinahan na rin po sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Ako, nagpadayon niyo po o doktrina. Kaya nakita na yun ako ang kamatuuran sa Iglesia ni Cristo. Nakita na yun ako ang kaluwasan dito sa Iglesia ni Cristo. Diri na yun ta. O din ayo kumubalin. Hantod-hantod na hubsan tag kinabuhi. Hangad niya na makasama rin ang kaniyang buong sambahayan sa tamang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Mula po rito sa Cebu City, Cebu, ako po ang kapatid na Jemima Janito para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa iba pang balita, buong kasabikang dinaluhan ng mga may tungkulin sa distrito ng Iloilo South ang isang tanging pagtitipon sa lokal ng Iloilo City. Idinaos din sa banal na okasyon ang paninumpa ng mga bagong may tungkulin. Si kapatid na Jasmine Relesiva ang magbabalita. Isang tanging pagtitipon ang isinagawa dito sa Distrito Eklesiastiko ng Iloilo South na dinaluhan ng lahat ng mga may tungkulin. Idinaos ang tanging pagtitipon sa gusaling sambahan sa lokal ng Iloilo City. Pinangasiwaan ni kapatid na Mario Mabuti, tagapangasiwa ng distrito, ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos na nagbigay inspirasyon sa mga kapatid sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin. Pagkatapos nito ay pinangunahan ni kapatid na Troy Kalimpong, ministro ng Ebanghelyo, ang panunumpa ng mga bagong may tungkulin. Ang layunin po kaya tayo ay patuloy na nagdaragdag ng mga may tungkulin sa loob ng iglesia upang sila po ay maging katuwang ng pamamahala para masino po ang mga kapatid sa loob po ng iglesia. Gayun din, para patuloy pong tumibay, lumakas ang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, may taguyod po ang ating mga paglilingkod. Lubos ang kagalakan na naramdaman ni kapatid na Trexie Magramo kabilang sa mga nanumpa. Naramdaman ko po ay lubos na kagalakan sapagkat kumukuha po ako ng lakas sa pagtupad po ng aking tungkulin. Ipinahayag niya rin ang kanyang hangarin na makatulong sa pamamahala ng iglesia sa pangangalaga sa mga kapatid na kanyang nasasakupan. At lubos ang kanyang pasasalamat sa pamamahala sa patuloy na paggabay sa mga kapatid sa loob ng iglesia. Maraming salamat po sapagkat hindi ka po nagsasawa na gabayan at bantayan po ang bawat isa sa amin. Lagi po akong magpapasako po sa pamamahala at lagi po akong susunod sa utos at aral ng Panginoong Diyos. Kaya po ang ating distrito ay patuloy po na nagpapasalamat sa ating tagapamahalang pangkalahatan sa walang sawa po na pagpapayo at pagpapaalaala sa atin para patuloy po nating magampanan ang tungkuling ibiniyaya po
ng ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa Iloilo City, ako po si kapatid na Jasmine Reliaseva para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa distrito ng Cagayan South, nagkaloob ng biyayang espiritual sa mga dati na at bagong may tungkulin ang ginanap na tanging pagtitipon sa lokal ng Tuguegarao City. Narito ang report ni kapatid na June Miranda. Buong kasabik ang tinungo ng mga may tungkulin ng gusaling sambahan ng lokal ng Tuguegarao dito sa distrito eklesiastiko ng Cagayan South upang daluan ang tanging pagtitipon ng pinagtibay ng tagapamahalang pangkalahatan para sa kanila. Kabilang din sa mga maagang dumating sa banal na dako ay ang mga bagong katanggap ng tungkulin. Sa panahon ng tanging pagtitipon ay sama-samang nagpasalamat sa Panginoon Diyos sa mga kapatid sa patuloy niyang pagtulong sa kanila upang mamalagi sa kanilang kahalalan. Ipinagpasalamat din ng mga kapatid ang mga kalooban ng Panginoong Diyos at ang kanyang kapangyarihan na kanilang nadama at natanggap sa panahon ng kanilang pagtitipon. Mahal ko po kasi ang aking tungkulin. Mula pagkabata po ay hawak ko na ito. Mula PNK hanggang ngayon na tumanda na ako, hindi ko po binitiwan. Ang binigay po sa akin ngayon ay kasiglahan at nadagdagan po ang aking pagmamahal sa aking tungkulin. Kasi po, wala na pong masihigit pa po sa pagtupad ng tungkulin. Ito po kasi yung binigay po ng ama sa akin na dapat ko pong tupdin hanggang sa kaya ko po. Sobrang saya po at sobrang napakabiyaya po ng daming pagtitipon. Galing din po ako sa doktor kong neuro. Bukas, ma-operahan din po ako sa katarata. Lahat po yan talagang hadlang sa pagtupad. Pinilit ko lang po talaga makatupad ngayong araw na to. Nakiusap po ako sa doktor ko na bukas ako operahan, wag po ngayon. Pinakayaman po sa buhay namin ang tungtungkuling ito. Ang pagkuturo ng mga kalooban ng Panginoon Diyos ay pinangunahan ni kapatid na Romar Galang, ministro ng Ebanghelyo. Isinagawa rin sa panahon ng pagtitipon ng sabay-sabay na pangunumpa ng mga bagong may tungkulin. Kabilang sa mga nanumpa si nakapatid na J. Lord Cabang at Lorien D. Santiago. Ako po ay nagtatrabaho sa remittance at cargo company po. Ako po ay isang staff sa customer service po at saka sa sales po. Opo, ito po yung aking first job po. Sa kabilang ng kanilang pagiging abala sa buhay, ay buong galak nilang tinanggap ang tungkulin bilang mga pangulong diyakono sa lokal. Ang tungkulin po ay walang katumbas po. Ito po ay napakalaking biyaya sa atin at totoo pong napakahalaga po sa buhay lalong-lalo po sa ating mga iglesia ni Cristo po. Lubos na lubos po ang aking kagalakan sa pagpanunumpa ko po sa aking banal na tungkulin dahil kahit napakarami man pong hadlang ay narating ko po ang pagkakataong ito o po ang makapanumpa po sa aking banal na tungkulin. Gaya nga po ng turo po sa atin, ang pagiging may tungkulin po, ito po yung napakahalagang biyaya po sa atin po. Wala pong maitutumbas po at sa anumang bagay ang ating pagka-iglesia ni Cristo po. Kaya anuman po ang mangyari po, mananatili po akong may tungkulin sa loob ng iglesia ni Cristo. Ipinagpapasalamat ng buong distrito ang patuloy na pagdaragdag ng Panginoon Diyos ng mga may tungkulin na nakakatuwang ng pamamahala sa pagsinop sa mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sabik na sabik po ang mga kapatid natin na ngayon ay bagong tatanggap ng tungkulin, ang katibayan po ng marinig po nila ang balita na magkakaroon ng tanging pagtitipon at panunumpa ay nasabi po nila na magkakaroon na ng katuparan ang kanilang ipinagpanata sa Panginoon Diyos na makatulong sa pamamahala sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ating pong mga kapatid. Tunay po na tinutupad ng Panginoon Diyos ang kanyang pangako sa kanyang bayan sa huling araw na ito ay masinop sa pamamagitan po ng mga may tungkuling inilalagay sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sumasampalataya ang mga kaanib dito sa Distrito Eklesiastiko ng Cagayan South na napakalaking biyaya para sa kanilang buhay ang tungkuling galing sa Panginoon Diyos. Itong dahilan, kaya kahit ano pa ang maging sitwasyon at ano man ang maging hadlang, ay sinisikap nilang matupad ang kanilang pananagutan para sa kapurihan ng Panginoon Diyos.
Mula po sa Cagayan South, ako po kapatid na John Miranda para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa aming pagbabalik, makakasama natin si kapatid na Sean Gamble para sa ilan sa mga balita sa Ibayong Dagat. Susunod sa Iglesia ni Cristo News Live, ang pagbabautismo sa distrito ng Italy South at ang Evangelical Mission sa distrito ng Washington State. Business, or are you planning to put up a business? Or do you have any challenges when it comes to customer service or public relations or marketing or anything about business? If your answer is yes, we're inviting you to watch Negosyo University on Friday at 10 a.m. on INCTV. See you! Iglesia ni Cristo News Live is back. Brother Sean Campbell will now join us from his home studio to bring the news out to the Philippines. Brother Sean? Thank you, Sister Olive. The District of Italy South continues to post rapid expansion. In line with this, another holy baptism has been conducted there. Sister Nicole Constantino tells us more. It is a very special day as more people receive the holy baptism here in the District of Italy South. Through the constant efforts and dedication of the brethren to invite more people to listen to the words of God, many of them decided to know more about the Church of Christ. After examining the fundamental teachings of the Church and by attending the worship services for a sufficient period of time, motivated by their faith, they decided to join the Church of Christ and receive the holy baptism in the house of worship of the local congregation of Rome. Salamat po ng marami sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid ni Eduardo Manalo, sa kanila pong pagpapahintulot na maisagawa ang banal na bautismo sa distrito po ng Italy South. Ngayong taon po ay marami na po mga tao ang umanib sa Iglesia ni Cristo sa dakong ito ng daigdig na patuloy pong magpupuri at sasamba sa ating Panginoong Diyos. The sacred event was led by the supervising district minister, Brother Dylan Ramos, who emphasized from the Bible the importance of sincerely repenting for all the sins and leaving them behind, as for them to be worthy of receiving the promised salvation, it's necessary to always renew their life. The newly baptized brethren took to heart this very special occasion, realizing how blessed they are to have received this gift from our Lord God. Ako po ay nagagalak, masaya dahil ngayong araw na to ay naging ganap akong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Patuloy akong magpapasakop at maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ako lang po kasi sa pamilya namin yung kaanib talaga. Hindi ko po siya ikahihiya. Sana masama ko sila buo ng pamilya ko. Happy po ako talaga. Ibinibigay niyo po talaga inda yung tamang panahon, tamang tao para makakilala ko sa Kanya. Once again strengthened by God's words, the brethren in the District of Italy South are thankful to our Lord God for being instruments and helpers of the church administration in spreading the good news of salvation in this part of the world. Sa panig naman po ng mga kapatid sa distrito ng Italy South, lagi po kaming kaisa sa lahat po ng aktibidad sa loob ng iglesia, katulad po ng sa gawaing pagpapalaganap
para marami pa pong mga taong maligtas at maglingkod sa ating Panginoong Diyos. From Rome, Italy, I'm Sister Nicole Constantino for the Iglesia Ni Cristo News Network. Meanwhile, a series of evangelical missions in the District of Washington State enlighten more people about Bible-based teachings. Sister Frendel Ferreran shares further details. The Brethren in the District of Washington State gathered in three venues to hold a simultaneous evangelical mission. The venues were the Bremerton, Tacoma, and Kent congregations. Nearby congregations helped in this work and gathered in their respective assigned venues. Brother Ramil Regino, the district's supervising minister, led the evangelical mission in the local congregation of Tacoma, wherein a Bible-based lesson was presented to the Brethren and beloved guest. Many showed interest in joining the Church of Christ, and others look forward to returning to learn more about the church. From Kent, Washington, I'm Sister Frenzel Faharin for Iglesia Ni Cristo News Network. A new milestone unfolds in Cambodia as the Chaum Chau GWS holds its inaugural worship service. Sister Cherry Rinoza keeps us posted. Chaum Chau is one of many district segments situated in the western part of the city of Phnom Penh. Well known to be an industrial hub, it is where apparel factories are mostly located. Many of the overseas Filipino workers in Cambodia work in the apparel industry, including many members of the Church of Christ. Through an inaugural worship service officiated by Brother Alan Gomez, the District Supervising Minister of Vietnam, the group worship service of Chaum Chau was officially established. The memorable worship service was also attended by Brother Paterno de Guzman, the group worship service overseer, and is one of the pioneering brethren in Cambodia. We are so thankful to the Almighty God because another place of worship is added here in Cambodia. Brethren who are mostly OFWs feel so blessed and inspired for all His goodness to us, His people in these last days. We are so grateful, Paul, to have the new group of worship service inaugurated. We thank our Almighty God because He's always with us. He never leaves us alone in this foreign land. This solemn event today further our faith to our Almighty God. We thank our Almighty God because through the church administration He placed in the church, an additional group worship service was approved by our executive minister, Brother Eduardo Vimanalo. We firmly believe that the establishment of Chaum Chau Cambodia Group Worship Service will help a lot, especially to our brethren in this part of the world when it comes to carrying their duties in serving God and our Lord Jesus Christ. And this will also inspire our brethren to be even more active in the work of propagation. The worship service indeed gave spiritual joy and added faith to the brethren in attendance. They thanked the Almighty God because despite the troubles of this world, He did not leave them alone, but instead blessed them with another place of worship where they can fulfill their holy duties to Him. From Cambodia, I am Sister Cherry Rinoza for Iglesia Ni Cristo News Network. In Vietnam, Iglesia Ni Cristo members unitedly head to the National Institute of Hematology and Blood Transfusion in Hanoi to donate blood as part of the INC Giving Initiative. Reporting is Sister Danica Aquino. Blood donation drives are crucial due to the shortage of blood supply in different parts of the world. Thus, members of the Church of Christ in Hanoi went to the National Institute of Hematology and Blood Transfusion to voluntarily donate blood. Volunteers diligently followed established procedures. Prior to donating, participants underwent vital signs checks to ensure their eligibility. I feel so ecstatic to be part of this activity because this is my first time to donate here in Vietnam. So making it a worthwhile to visit the country as well as to help those in need. First of all, we are very thankful to our brethren because when we heard about the INC Giving Project, all of them were very excited because all of them, it was their eager desire to continue to help others because that is one of the primary doctrines inside the church about helping others. And we are very thankful
to the church administration led by our executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, who provided us the opportunity by launching this activity about INC giving blood donation to continue to help others and most of all, to obey one of the primary commandments of our Lord God. And we will continue to unite with Him and all the activities of the church. During the event, volunteers displayed a high level of understanding and cooperation with the health and safety measures in place. They patiently waited for their turn to donate, carefully followed the instruction, and remained calm throughout the process. This socio-civic activity under INC Giving Project carried out by Iglesia Ni Cristo members here in Hanoi is proof that wherever they are one with the church administration in doing good to others, especially to those who are in need. I think that these activities are really meaningful because that can help a lot of people. Like, blood donors come to give away their priceless blood in order to save other people's lives. So I hope to enjoy more activities like this. So actually, this is my first time meeting all of you, but I'm really impressed by the activities and by the people. Yeah, so I hope that I can understand more about your organization and also hope to see you guys next time with more campaigns and movements. From Vietnam, I am Sister Danica Aquino for Iglesia Ni Cristo News Network. Relatedly, the intensified INC Giving Project is in full swing in the Ecclesiastical District of Spain. Let's know more from Sister Noemi Jimenez. Today, we are in the center of Barcelona, Spain, where the brethren from the local congregation of Barcelona, Ecclesiastical District of Spain, participated in an INC giving activity, the food donation. Despite the inclement weather, the brethren willingly participated in the INC giving food donation activity. They courageously braved the heavy rainfall to deliver essential food items generously donated to Grade Blat, a non-governmental organization based in Barcelona. This endeavor is aimed at supporting the local community by assisting individuals and families experiencing food insecurity. Ang layunin ng aktibidad na ito ay upang malabanan ng kahirapan, to combat food insecurity and shortage. Ang Iglesia Ni Cristo ay tumutulong sa ating mga kababayan na mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagdodonate sa mga food bank na kagaya nito, nang sa gayon ay makatulong tayo para labanan ang kahirapan. The activity was spearheaded by the Buklod officers who enthusiastically prepared for the event. Las preparaciones que hemos hecho con los oficiales, primero de todo, fue planear bien la actividad mediante reuniones y con la ayuda de los oficiales de Buklod, informar a los hermanos sobre la actividad que vamos a realizar, de cómo lo haremos y cuáles son los pasos que tienen que seguir para participar en esta actividad. Ahora, los hermanos de las organizaciones de las familias cristianas están aquí junto con nosotros para esta actividad. Hemos buscado varias opciones y nos hemos puesto en contacto con algunos y lo mejor que hemos encontrado fue una ONG o banco de alimentos que consiste en ayudar a personas vulnerables que no tienen con qué comprar alimentos, lo que se necesita del día a día. Y por último, hemos quedado un día entre todos para poder empaquetar los alimentos básicos, ordenarlos y ponerlos en las cajas y después llevarlos aquí donde estamos ahora. As food insecurity remains a global issue, this humanitarian effort to help those in need not only provides nourishment, but also served as a beacon of hope for those struggling in difficult times. En este momento estoy muy agradecida, muy contenta, emocionada, porque la Iglesia de Cristo, I am giving, ha venido a dar una colaboración. Muchísimas gracias, tanto ustedes como nosotros sabemos la necesidad que hay, no tanto en España, sino a nivel mundial. Agradecida y bendecidos nosotros, tanto ustedes como Iglesia de Cristo, como nosotros ONG.
Witnessing the smiles of the volunteers, it is evident that their actions reflect genuine love and care for their fellow men. Masaya-masaya po kami lahat dito po sa lokal ng Barcelona sa sinagawa-activated po ngayon na INC giving po. Kahit po umuulan ay nagpatuloy po sumama ang mga kapatid at matigla silang nakipagkaisa. Salamat sa Diyos, salamat sa pamamahala sa ganitong aktibidad na isinagawa ngayong araw na ito. Na kahit po umuulan, talaga pong masasaya ang mga taga-lokal ng Barcelona. Naghatid kami ng maraming mga produkto, mga pagkain at nakakatulong po ito sa mga nangangailangan. Kaya po, salamat po sa ganitong aktibidad. Rain or shine, the brethren of the local congregation of Barcelona demonstrated unwavering compassion and solidarity in aiding those in need. They are truly grateful to the church administration for launching the INC giving projects. Sa amin pong pinakamamahal na kapatid, ang aming tagapamahal, pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagmamahal, pagmamalasakit at pag-aaruga sa bawat isa po sa amin dito po sa lokal ng Barcelona. Mahal na mahal po namin kayo. From Barcelona, Spain, I'm Sister Noemi Jimenez for Iglesia Ni Cristo News Network. Still in the district of Spain, the Family Fun Day brings delight and further inspiration to the brethren. Sister Diana Caballero has this story. In today's fast-paced world, finding quality family time can be challenging. The officers of Christian family organizations in the ecclesiastical district of Spain held an activity called Family Fun Day in the various local congregations and group worship services. Taking a break from their daily routines of working and studying, the brethren came out with their loved ones to enjoy memorable time together. It was an excellent opportunity for bonding and for strengthening relationships. It also provided a chance for connecting through one another's company. The joyous and laughter-filled event consisted of parlor games, board games, and sports. Afterwards, the attendees gathered in a picnic of delicious shared food. The brethren in the ecclesiastical district of Spain expressed their heartfelt gratitude to the church administration for launching activities like these, which strengthen family relationships and create lasting memories for Christian husbands, wives, parents, and their children. From Spain, I'm Sister Diana Fajardo Caballero for Iglesia Ni Cristo News Network. Those are just some of the activities of the Iglesia Ni Cristo outside the Philippines. Back to you, Pole Sister Olive. Thank you so much, Brother Sean, for joining us tonight. When we come back, we'll bring you the news about the kite flying activity in the District of Australia West and the special gathering in the districts of Australia West and Eastern Ontario. Lahat. Ako po si Eliza May Apsay, ang bago niyo pong makakasama sa Your Light Forever. Excited na po ako sa episode na ito. Kaya samahan niyo po kami this coming Saturday, 8 a.m. on INC TV. See you po!
watching Iglesia Ni Cristo News Live to advance their noble goal of helping the church administration, church officers in the Ecclesiastical District of Australia West devotedly attend special gatherings hosted in Melbourne and Perth congregations. New officers also take their oath during the holy occasions. Sister Jenilyn Guanzon reports. The expansion of church officers in the Ecclesiastical District of Australia West is truly evident as they conducted another special gathering and oath-taking of new church officers. Assistant District Supervising Ministers Brother Noli Esperanza and Brother Felix Santos led the solemn occasions from the Melbourne and Perth Houses of Worship, while participants from other regions joined remotely via video conferencing. During this special gathering, the vital roles of officers was emphasized, as well as their duty to serve as obedient and dedicated vessels. Followed this was a solemn oath-taking for new church officers who expressed their commitment to help wherever needed within the church. Expressing heartfelt appreciation to the church administration, especially to the executive minister Brother Eduardo V. Manalo, the officers demonstrated their unwavering dedication. Their steadfastness and enthusiasm in serving were evident as they remain united in fulfilling the sacred duties entrusted to them within the church. From Melbourne, Australia, I'm Sister Jenilyn Guanzon for the Iglesia Ni Cristo News Network. In the District of Eastern Ontario, choir members offer praise and thanks to the Lord God in unison and harmony during a special gathering. Sister Patty Quintos shares with us the inspiring story of one of the attendees. In the Ecclesiastical District of Eastern Ontario, voices recently rose in harmony, each note echoing the strength of faith. At Scarborough Chapel, choir members from across the district gathered for a special gathering led by Brother Paquito Ibanez Jr., the District Supervising Minister, concluded, each one bringing a story steeped in dedication. Among them was a voice carrying a melody of resilience and unwavering spirit, Sister Dang Esperanza. As a member of a choir, the way I approach this, looking at my duty with leaning towards prayer and perseverance, it's hard dealing with my illnesses and performing my choir duty because I need my hands and my feet to really perform well. I cannot lean just on prayers, but of course, I have to persevere as well. I call it panata at Goa. Sister Dang, a choir leader and organist, has long been an embodiment of the hymns she lovingly plays. Battling CIDP, or chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, and lupus, an autoimmune disease, she has continuously shown that her dedication to her duty is unfaltering. When I accepted the duty becoming a choir hymn teacher, I felt that not only myself, but actually my whole household has dedicated all our lives. I lose my weekends with them and instead offer our lives and our time to teaching the choirs. Being that said, we have offered our lives and trusting God with it, and might as well let Him drive it. So wherever He led us, we'll just be there. We trust the path, we trust His driving, and we are where we are supposed to be. Sister Dang's courage was not just a personal triumph, but a source of inspiration, a reminder of the profound impact of faith and the significant role of choir members in uplifting the worship service through hymn singing. In dealing with my illnesses and my hope for the choir that I would like to impart, I remember this from KEVM's lesson. What he said then was, he doesn't heal everybody who is sick so that his power may manifest in them. So what I would really hope to impart is for everybody to embrace the vulnerability. I embrace my illness,
not to let go, but to allow God to manifest His power over me. That hopefully, despite the illness, I continue to inspire, that despite what I carry on my shoulders, I push beyond the pain, I sing beyond the pain, and hopefully grow with all the choir, and that nobody in the choir would feel ever alone, and that the hymns that we sing in the worship services, they're not just notes or melodies, but they are actually symphonies of graces. As the holy gathering concluded, Sister Dang and all the choir members in attendance were once again reminded of the importance of their divine duties through blessed hymns that carry the timeless messages of faith, hope, and love. From Eastern Ontario, Canada, I am Sister Patty Quintos for Iglesia Ni Cristo News Network. Meanwhile, CWS members in the local congregation of Windham in the Ecclesiastical District of Australia West gathered at Seasons Park, Ternate, to participate in a kite flying activity. Sister Jeneline Guanzon reports. In a heartwarming display of fellowship and faith, young members from the Children's Worship Service, or CWS, from the local congregation of Windham, Ecclesiastical District of Australia West, gathered at Seasons Park, Tarnate for a memorable kite flying activity. Children benefited by being able to spend more time with each other and more time with their parents, strengthening their bonds, and all the more to serve our Lord God. Led by the CWS officers, young members designed and decorated their kites, adding their personal touch to each one. Laughter filled the air as children enjoyed the simple joys of running and watching their kites ascend gracefully. A refreshing break from their daily routines, families used this day to strengthen the bonds and brotherhood of the young members inside the church. I had so much fun decorating the kites and spending time with my friends. Through this fun and exciting activity, children were able to promote physical health while instilling values of friendship and happiness as young members inside the Church of Christ. From Melbourne, Australia, I'm Sister Jeneline Guanzon for the Iglesia Ni Cristo News Network. Bumalik tayo sa mga balita rito sa Pilipinas. Hindi nabigo ang pag-asa ng mga may tungkulin sa distrito ng Valladolid, Negros Occidental, na mapaghuhugutan nila ng kalakasang espiritual ang isinagawang tanging pagtitipon at paninumpa ng mga bagong may tungkulin. Magbabalita si kapatid na Ella Arobo. Biyayang espiritual mula sa ating Panginoong Diyos ang tinanggap ng mga may tungkulin sa pagdulaw nila sa tanging pagtitipon dito sa distrito eklesiastiko ng Valladolid, Negros Occidental. Maaga pa lamang ay tinungo na nila ang gusaling sambahan ng lokal ng Valladolid. Ayon sa kanila, lagi nilang kinasasabikan ang ganitong mga pagtitipon. Lubos pa ako nagalak nung nalaman ko po na may ganitong tanging pagtitipon, kaya pinaghandaan ko po ito ng lubusan at tumungo sa gusaling sambahan ng napakaaga, at hindi naman po ako nabigo at napakabiyaya po ito. Mula sa Biblia, itinuro ng kapatid na Dennis Almasco, tagapangasiwa ng distrito, ang mga aral ng Panginoong Diyos ukol sa dapat taglayin ng isang may tungkulin upang maging mabisa at ito ang maging gabay nila at inspirasyon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kahayagan din ito ng patuloy na pagtatagumpay ng Iglesia Ni Cristo sa tulong at awa ng Panginoong Diyos, patuloy na nadaragdagan ang mga bagong may tungkulin upang maging katuwang ng pamamahala sa pagsinop sa mga kapatid. Ito ng ganitong aktibidad ay upang lalong mapangalagaan, mapangasiwaan ng iglesia, madagdagan ang mga mangangalaga sa iglesia ng mga may tungkulin, upang lalong ang iglesia ay maigayat sa kaligtasan. Kaya umaasa po ang pamamahala na sa pangunguna po ng ating tagapangasiwa sa distritong ito ng Valladolid ay buong puso pong magpapasakop at patuloy po na makikipagkaisa sa lahat ng aktibidad na kanila pong inilulunsad.
Mula po rito sa Valle de Lidnegros Occidental, ako po ang kapatid na Ella Arobo para sa Iglesia ni Cristo News Network. Mula po sa distrito ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, isang tangi pagtitipon din ang maalab na dinaluhan ng mga kabilang sa INC Technical Support for Video Streaming o TSV. Narito ang report ni kapatid na Ana Kayanga. Dinaluhan ng mga kapatid na kabilang sa Technical Support for Video Streaming o TSV ang isinagawang tanging pagtitipon sa gusaling sambahan ng lokal ng Cagayan de Oro City bilang pagdiriwang sa 3rd pagkakatatag ng nasabing tungkulin. Pinangunahan sila ni kapatid na Romer Galang, ministro ng Ebanghelyo via video conferencing. Sa pamamagitan ng Biblia ay muling ipinaaalala sa mga kapatid ang kahalagahan ng tungkuling kanilang tinanggap sa loob ng iglesia. Mahalaga po yung ginagampanan ng mga may tungkulin po sa TSV dahil naipaaabot po sa mga kapatid ang mga aral ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng mga makabagong teknolohiya. Iisa ang naging damdamin ng mga nasa technical support for video streaming sa ginawa nilang pagdalo sa isinagawang tanging pagtitipon. Maligaya at masaya po kami na nakadalo po kami sa tanging pagtitipon po ng TSV po. Mahalaga po ang naging gampanin namin na mga nasa TSV. At yan po ang ipinagpapasalamat namin sapagkat pinagtiwalaan po kami ng pamamahala na kami po ay magkaroon ng ganito kahalagang tungkulin po sa loob ng iglesia. Malipayo nang ako pagtambong kay nang nakadawat na po ko o ganang pulong sa Diyos. Magmalipayon kay ganang padayo ng among pakipagkaisa. The role of TSV is very important, especially at our age. And so incorporating that to our worship service, especially in the times of pandemic. Lagi po kaming magpapasakop sa pamamahala at makikipagkaisa po sa kanila sa lahat ng aktibidad na kanilang inilulunsan. Kami po'y tutulong po sa kanila. Mula po rito sa Cagayan de Oro City, ako po si kapatid na Ana Kayanga para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa mga aktibidad na aktibong nilalahukan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga programang Ibalita ang Pagliligtas, alas 12 ng tanghali. The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Inaanyayahan din po namin kayo na subaybayan ang mga programa ng Iglesia ni Cristo News tuwing Sabado. Iglesia ni Cristo News Junior tuwing alas 10:30 ng umaga, Maayong Balita tuwing alas 2 ng hapon at Iglesia ni Cristo News Weekend alas 6 ng gabi. Bago tayo magpaalam, nais po naming batiin ang maligayang kaarawan si kapatid na Erds Mali, isa sa mga ministro ng Ebanghelyo na kasama po namin sa INC News Section. Happy birthday po kapatid na Erds! At yan po ang mga balita ngayong Webes ng gabi. Sa pangalan po ni kapatid na Sean Campbell, ng mga nakasama naming sign language interpreter na sina kapatid na Raymar Malala at kapatid na Emmanuel Lamban, ng mga INC News correspondents sa iba't ibang panig ng mundo at ng mga nakasama po naming technical and production team, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa Iglesia ni Cristo News Live. Ako po si kapatid na Olivia Nagit. Magandang gabi po.